Magandang hapon, Pilipinas! Ito po si Lisa Macuja, ang inyong balerina ng bayan na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV. Lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Sa hapong ito, kikilalanin natin ang isang premyadong pintor at interdisciplinary artist na naging tanyag hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa dahil sa kanyang nature-inspired art. Isang veterano ng international festivals and exhibitions, isa siya sa pinakamatagumpay na Filipino contemporary artists sa Asian market ngayon. Kaya't samahan niyo kami sa kalahating oras ng masayang kwentuhan kasama si Roger Rishab Tibon. Isinilang sa aklan noong 1960, si Roger Tibon ay isang self-taught interdisciplinary artist na kilala sa kanyang artist name na Rishab. Bagamat una siyang nakilala bilang pintor, gumawa rin siya ng pangalan sa larangan ng installation art, performance art, pagsusulat ng tula at maging sa paggawa ng independent films. Bago niya pinagpasyahang maging full-time artist noong dekada 90, nagtrabaho rin siya bilang freelance graphic designer at naging art director ng advertising agency sa Maynila. Di naglaon, lumipat siya sa Baguio kung saan naroon din ang kanyang studio. Si Rishab ay nakapagtala na ng mahigit na 10 solo exhibitions at naging bahagi ng maraming group shows sa loob at labas ng Pilipinas. Ang kanyang mga obra ay naipakita na sa mga bansang tulad ng South Korea, Taiwan, Japan, Singapore, Vietnam, Australia at Estados Unidos. Noong isang taon, siya ang nag-iisang Filipino artist na inanyayahang sumali sa 2012 Art Revolution sa Taipei bilang alagad ng sining. Ang kanyang mga obra ay tumanggap ng karangalan mula sa maraming kompetisyon tulad ng 2010 Pingling Farm International Environmental Art Project sa Taipei, sa Gyeonggang Nature Art Biennale sa South Korea noong 2009 at 2006, sa Arts Association of the Philippines Competitions, 2009 Lira Award for Shadow Play Competition sa Third World Delphic Games na ginanap sa Jeju, South Korea, 2008 Gwandu International Sculpture Installation Festival, 2003 Yato Nature Art Exhibition sa Korea at Grand Prize sa 2000 Green Cordillera Painting Competition. Nagwagi din siya ng Best Production Design sa 2005 Gawad Urian para sa pelikulang Evolusyon ng Isang Pamilyang Pilipino. Si Rishab ay kasalukuyang miyembro ng Art Association of the Philippines at Baguio Writers Group at International Coordinator ng Yato Korean Nature Art Group. Ipinagmamalaki ng Art2art na makasama ang premyadong interdisciplinary artists na si Roger Rishab Tibon. Magandang hapon, Rishab, and welcome to Art2art. Magandang hapon din, Ma'am Lisa, at salamat sa pag-imbite sa akin dito sa inyong palatuntunang Art2art. At salamat naman at bumaba ka mula sa Baguio para paunlakan kami dito sa Art2art. Oo nga eh. Malamig ba doon ngayon? Medyo lumalamig na din. Uh-huh. Nasa 12 degrees na daw yata. Oh, malamig. Okay. Rishab, may I ask, saan nanggaling yung Rishab? It's actually parang isang alias lang ng... Mm-hmm. Alam mo yung mga artist mahilig sila sa mga... Mm-hmm. Mga alias-alias eh. Para medyo naiiba at saka unique. Mm-hmm. Paano mo naisip yung Rishab? Nabasa ko lang from yan Roger. sa isang uh-huh. Sa isang ano lang, sa isang libro na nagustuhan ko na. Okay. Parang kakaiba din. Mm-hmm, mm-hmm. So pwede muna tayong magbalik tanaw, Rishab. Yes. Ano yung unang nalaman na gusto mong maging isang alagad ng sining? Natatandaan ko noon, bata pa ako, nakatira kami sa kasi pinanganak ako sa Aklan eh, sa Visayas mm-hmm. eh. Mm-hmm. So, malayo yung mga kapitbahay namin. So, natatanda ako noon, hindi pa ako nag-aaral. Mahilig na ako mag-drawing ng gagamit ng stick sa lupa. Ano yung mga dinodrawing mo? Halos hindi ko na matandaan. Basta ang alam ko, natatandaan ko, nag-drawing ako. Tapos mm-hmm. nung medyo lumalaki-laki na ako, nasa grade 1 ako, natatandaan ko, nag-drawing ako ng mga kalabaw. Mm-hmm. Mga jeep na nakikita ko, mm-hmm. yung mga palayan. Lahat ito sa lupa?
gamit-gamit Sa lupa at saka minsan sa papel din. Kasi nung nag-aral na ako nung grade 1, nagkaroon na ako ng papel, notebook, mga ganun. Okay. So, hindi ka ba parang diniscourage ng mga magulang mo na pumasok sa visual arts? Actually, hindi naman sila, hindi nila ako diniscourage. Parang tinulungan pa nga nila ako na i-pursue yung ganun. Ah, talaga? Kasi maraming mga magulang ayaw nilang maging alagad ng sining ang kanilang mga anak dahil sinasabi nga nila medyo you know, walang pera sa pagiging isang visual artist. Yun at ang, hindi siya stable na trabaho. Yun ang ano ko sa mga magulang ko, ano sila, very supportive sila sa akin. Hindi nila ako, hindi nila sinasabi na wag yan ang kunin mo, wag yan ang pag-aralan mo. So, yung subject matter mo ba noon, sabi mo nga kalabaw, doon ka talaga naging na-inspire na maging nature-inspired artist? Siguro, dahil nakatira ako sa ganong environment, malapit kami sa bundok, sa ilog, sa dagat. So, parang at home ako sa ganong, ano, ganong mga lugar, nature. Hanggang ngayon, dahil sa Baguio, gusto ko, kaya ako pumunta ng Baguio. Dati kasi ako nakatira sa Manila. Dahil nagustuhan ko rin yung climate sa Baguio at saka yung nature. So, in tune talaga ako sa nature. Gustong-gusto ko yung nature. Okay. So, ano yung mga elementong natatagpuan sa mga paintings mo? You know, bakit yun ang paborito mong tema? Sa painting, meron akong trademark na parang ribbon of sky. Okay. Yun, karamihan ng painting ko may mga ganun. Tapos flowers, ferns na makikita mo sa mga gubat, fish. So, ang kasi ang tema ng painting ko is parang mild surrealism. So, lahat yun na nasa painting ko. Halimbawa, mga shells, shells na lumilipad, tapos interspersed with yung ribbon of sky, mga ferns, flowers, and people. Okay, narinig natin kanina sa intro na ikaw ang nag-iisang Pilipino na naimbitahang lumahok sa 2012 Art Revolution Taipei? Yes, ma'am. Okay, what was that experience like, joining one of the biggest international art fairs? And I'm sure dinagsayan ng mga tao from all over the world. At nabenta ba yung mga paintings mo? Actually, meron ako isang kaibigan doon na nag-invite sa akin na kasi isa siyang parang taga-Taipei siya. In-invite niya ako na yung mga paintings ko nakita niya. So sabi niya kung pwede niyang isali sa competition. Para ma-invite doon sa Art Revolution Taipei. So nung sinali nila, nagustuhan naman nung organizer. So immediately in-invite nila ako doon. So hindi basta-basta naiimbita sa mga competitions. Kailangan manalo ka ng competition. Merong mga ganong ano, may mga ganong area na magko-compete ka. May mga iba naman na nagbabayad sila ng malaking halaga para lang makasali doon. Kaya siguro walang masyadong Filipino artist na nakapunta kasi masyadong mahal ang bayad. Ang booth lang ay nasa mga nasa halagang 300,000 na ang 3x3 square meter. So yun, sila ang nagbayad lahat noon mga yun. So fortunately, nakabenta naman ako at saka siguro dahil sa ganun, nagustuhan nila yung mga painting ko at saka maganda yung response ng mga taong namimili, yung mga collectors. So ang nangyari, in-invite nila uli ako for next year, Art Revolution Taipei. Ikaw na naman yung nag-iisang Pilipino doon. Hindi ko lang alam kung ako nga, I'm not sure, pero in-invite nila ako doon. Pero sa palagi ko, ako lang din kasi masyadong mahal. Kasi yung event na yun, parang kakaiba siya sa mga ibang art fairs. Kasi ang ibang art fairs, gallery ang nirepresent. So yung mga gallery owners, they have the money para makasali doon. Pero etong Art Revolution Taipei, nag-iisa lang siya na artist ang nirepresent. So hindi galleries. I see. So yung nakalagay sa karatula doon, pangalan ng artist, hindi galleries. Okay. So siguro yung mga ibang artist, na-discourage sila kasi masyadong mahal yung babayaran para makasali doon. Marami ka bang na-meet doon na nagtaka kung na merong surrealist art na nanggagaling sa Pilipinas?
Sa Taipei kasi more on ano sila, parang traditional art yung mga pinapatronize nila. Meron din mga contemporary contemporary artists. Mm-hmm. So nagustuhan nila yung painting ko kasi kakaiba halos sa lahat ng mga nandoon. Mm-hmm. Although it's an international fair nang gagaling pa sa Europe, iba, USA, mm-hmm. Asia. Mm-hmm. Parang yung art ko eh parang masyadong kakaiba na mm-hmm. nagustuhan nila siguro. Mm-hmm. Kasi maganda yung sinasabi nila. Well, inimbita ka ulit, so I'm sure nagustuhan nila. Yes. Okay. You're also into eco art as a global movement. Yes, what, ma'am. What does this mean? They are called by many terms. Nature art, environmental art, mm-hmm. eco art, land art, mm-hmm. earth art. Mm-hmm. So, etong pinupuntahan kong mga event na to, nature art siya, parang nature installations. Okay. So, kakaiba siya sa painting. Kasi nature installations, you do it outside, outdoor. Sometimes, mm-hmm. site-specific, it means kung ano yung nature ng lugar, mm-hmm. igagawin mo yung design ng artwork mo base dun sa lugar na yun. Mm-hmm. Okay. So, it's like a sculpture. They call it also sculpture. Uh-huh. Pero ano siya, unlike yung mga traditional sculpture na it lasts for so long, mm-hmm. eto, sabi nila, parang ephemeral art. Mm-hmm. It doesn't last for a long time. I see. Okay. At saka ito, minsan, involved yung mga community, students. Mm-hmm. Kagaya nung last time na in-invite ako sa Taipei, mga 2 months ago lang, sa Taiwan actually, isang village, parang tribal village, mm-hmm. Hawaiian village, nasa mm-hmm. bundok. Mm-hmm. So, ang mga kasama kong gumagawa ng art doon, yung mga katutubo din, mm-hmm. mga students. Mm-hmm. You know. And the interdisciplinary art that includes performance art? Yes, ma'am. Mm-hmm. Sometimes I do performance. I also do some poetry writing. Mm-hmm. And I also do martial arts, Filipino martial arts. Oh, Filipino martial arts? Yes, we call it arnis, kali, eskrima. Uh-huh. Uh-huh. Oh, okay. Yeah. Ako talagang, marami kang alam. Marami pa po tayong pag-uusapan. Kasama ang Baguio-based painter and interdisciplinary artist na si Roger Rishab Tibon. Dito pa rin sa Art2Art, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art2Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art2Art Calendar. Narito ang ating Arts Calendar. Sa musika, bilang pambungad na palabas sa kanilang 5th concert season, magtatanghal ang Philippine Philharmonic Orchestra sa January 25 at 8 p.m. sa tanghalang Nicanor Abilardo ng Cultural Center of the Philippines. Tampok ang bagong obra ni Ryan Cayabyab na ginawa para sa 40th anibersaryo ng PPO, kasama ang Sigrid Idol ni Richard Wagner at Symphony No. 1, Spring ni Robert Schumann. Magsisilbing Associate Concertmaster si Dino Decena. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa CCP Marketing Department at 832-1125, Local 1806, CCP Box Office at 832-3704 o sa Ticket World at National Bookstore at 891-9999. Sa sining biswal, sa kanyang exhibit na pinamagatang Conversation 17, ibinalot ni Corinne de San Jose sa floral fabric ang sari-saring bagay tulad ng martilyo, florera at bote ng alak, hindi upang itago ang mga ito, ngunit para gawing mga obrang sining. Ang exhibit ay makikita hanggang February 9 sa Silverlands Gallery, YMC Building No. 2320, Pasong Tamo Extension, Makati City. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 816-0044 o mag-email sa manage@silverlandsgalleries.com. Bilang pagdiriwang naman sa Australia Day 2013, inihahandog ng Australian Embassy sa Manila at ng Yurchenko Museum ang exhibit na Unbound mula January 23 hanggang February 20. Tampok sa exhibit ang mga painting, sculpture at video ni na Alfredo at Isabel Aquilizan, Maria Cruz, David Griggs, Diokno Pasilan, Juni Salvador at Tony Twig, mga artistang naninirahan sa Pilipinas at
Australia. Ang Yuchenko Museum ay matatagpuan sa RCBC Plaza, Ayala Corner, Senator Hill, Puyat Avenue, Makati City. Para sa kadagdagang detalye, tumawag sa 889-1234 o bumisita sa website na yuchenkomuseum.org. Samantala, iniahandog ng Cultural Center of the Philippines kasama ang Kaisa para sa Kaunlaran Incorporated at Bahay Chinoy ang Pasinaya 2013 sa February 3. Ang Open House Multi-Arts Festival na may temang Chinoy o Sining at Kultura na Filipino-Chinese ay sneak preview ng CCP performance season ngayong taon na kinabibilangan ng mahigit sa 100 palabas at 3,000 artista. Magkakaroon ng lion dance, exhibit ng Chinese medicine at Chinese language, poetry reading, paglalaro ng Chinese games at pagsulat ng calligraphy. Mayroon ding palabas sa lahat ng performance venues buong maghapon na pangungunahan ng mga resident companies ng CCP gaya ng Philippine Philharmonic Orchestra, Philippine Madrigal Singers at Tanghalang Pilipino. Lahat ng mga palabas ay libre. Para sa kadagdagang detalye, tumawag sa CCP Performing Arts Division at 832-1125, Local 1606. Start the year with an exciting ballet concert that highlights a colorful repertoire of classical and contemporary pieces from two cultures. Watch Ballet Manila and the Yewon Dance Company of South Korea combine their visions and talents in Duo, featuring a unique array of modern choreographies set against the backdrop of folk legends and traditional dances and perform with a timeless discipline of classical ballet. Duo with Ballet Manila and the Yewon Dance Company goes on stage at 5 p.m. on January 26 at the Aliu Theater and on January 27 at the Star Theater. Duo is presented by the Manila Broadcasting Company, Aliu Theater, Star Theater, and Ballet Manila. For tickets and inquiries, contact Ticket World at 891-9999 or ticketworld.com.ph or call Ballet Manila at 525-5967. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Macuha. Art to Art. Kasama pa rin po natin ang makakalikasang visual artist na si Roger Rishab Tibon. Ang balita namin, Roger, naimbitahan ka ng ilang beses na gumawa ng mga nature art installations sa mga bansa tulad ng South Korea at Taiwan. Okay, nabanggit mo nga kanina na nag-i-interact ka din sa mga katutubo in yes, order ma'am. To make these mga obrang ito. Ano ang proseso ng pagbuo mo ng mga obrang ganito? Kadalasan kasi parang ano din siya eh, contest din siya. Mm-hmm. Halimbawa yung isang event na pinupuntahan ko sa Korea, tawag nila sa event nila is Gumgang Nature Art Biennale. Mm-hmm. Every 2 years ginagawa nila yun. So they send out invitations sa mga artists, nature artists all over the world, mm-hmm. para magbigay ng proposals. Mm-hmm. So out of doon sa mga maraming mga proposals na natatanggap nila, mm-hmm. pumipili sila ng mga ilan lang, halimbawa 10 lang o ganun lang. Mm-hmm. So, pagka nagustuhan nila yung design mo, base dun sa theme na ibinigay nila sa'yo, mm-hmm. they will invite you to go there, tapos mm-hmm. gawin mo yung design na pre-propose mo sa kanila. Mm-hmm. Okay. And yung paggawa mo ng proposal, kailangan syempre makita mo yung lugar, no? Kung saan i-install yung artwork na yon. Sometimes, ma'am, nagpapadala sila ng mga photos ng lugar. Mm-hmm. Sometimes naman, ikaw mismo, maghahanap ka ng area na gusto mo sa isang lugar na mm-hmm. binigay nila sa iyo. Mm-hmm. Halimbawa, doon sa isang hill, yung mm-hmm. tinatawag nila na Yon Misan, isang hill yun. Mm-hmm. So, mamimili ka ng lugar na suitable yung artwork mo doon. Halimbawa, nakabitin yung artwork mo. Mm-hmm. So, maghahanap ka ng puno na pagbibitinan. Mm-hmm. Kagaya ng isang ginawa kong proposal, parang I required 8 pine trees na puno, tapos parang binalutan ko siya ng bamboos. Ganun. So, 8 okay. pine trees na matataas, binalutan ko siya ng bamboos. Uh-huh. Mabigat-bigat yun. Mabigat din. Mabigat din. Paano nasabit yun? Pero yung mga pine trees naman, live naman sila. Yung nilagay ko lang yung mga bamboo. Pero yung okay. pagbubuhat doon sa bundok, uh-huh. mabigat din. Ang balita nga namin, meron kang isang art installations sa South Korea na
sa ilalim ng tulay, isinabit yung peace boat? Yes, ma'am. Sa ilalim ng tulay, yung mataas na tulay, yun naman ay parang nature and peace ang ano nila, ang theme nila. So, gumawa ako ng design na about yung boat, tapos may mga tatlong taong bata na nakasakay. Tapos isinabit yung sa ilalim ng tulay. So, mga 3 years ago na yun. Pero nandun pa rin siya. Nandun pa rin. So, yung mga art installation siya. Mo, permanent fixtures yan? Hindi siya permanent. Pero tumatagal siya ng matagal. Kagaya yung isang ginawa ko noon, 2006. Hanggang ngayon, nandun pa rin siya. Nakabalot pa rin sa puno, pero nasisira na. Saka yung iba, nabalutan na totally ng mga vines. So, yun ang isang ano ng nature art. Nagiging part na siya ng nature. Tapos unti-unti na siya nagbe-breakdown hanggang mag-merge siya doon sa nature. So yung mga umaakyat ng Baguio ngayon, ano, pwede ba silang tumungo sa isang lugar sa Baguio na meron kang nature art installation doon? Sa ngayon, wala na. Yung huli kong ginawa noon, 2007 yata, nakasabit sa Cafe by the Ruins. Nabalutan na siya nung, ano, nung vines. Tapos mga ilang bagyo na ang lumipas, nandun pa rin siya. So, ginawa nila, tinanggal na lang nila kasi ang tagal-tagal na nandun pa rin nakasabi. So, ngayon, wala pang event na wala akong mga nature art na existing ngayon. Actually, lahat sila nasira na. Ah, sayang naman. Yun ang isang ano ng nature art. Hindi siya tumatagal. Okay. Exposed kasi siya to the elements. At saka yun talaga ang isang concept ng ephemeral art. Hindi siya tatagal. Okay. Usually, yung iba ginagawa lang lang. Mga few hours lang, sinisira na agad. Few weeks, few months. Okay. Yung sa akin naman, yung nature ng nature art ko, mga years, mga ganyan. Usually, kaya tinatawag nila biennale so or biennial every 2 years. Iba doon si Rana. Pero yung paintings mo, halimbawa, mas gusto mo bang ng mag-painting or mag-nature art? Actually, gusto ko sila both. Parang ibang discipline, iba yung energy na nakukuha ko doon sa installation art. Iba rin naman yung energy na nakukuha ko sa painting. Pero lahat sila parang nature-inspired. I'm sure exposed ka sa mga maraming mga iba't ibang works, no? Yes, ng mga contemporaries mo, not just around Asia but around the world. Ano ang mga art trends ngayon? Ang trend ngayon, yung tinatawag lang contemporary art. Ang traditional art ng painting, yung mga landscape, mga ganun. Meron pa rin nagpapatronize ng ganun, pero more contemporary art kasi, parang ang contemporary kasi masyadong is such malawak. A vague term, di ba? Wala na siyang ano. Sabi nila, ang contemporary art nag-start yan in the 60s. Kasi katulad yan ng contemporary dance. Oo, parang kasi before the 60s. Hindi ko malaman ko ano yung contemporary dance talaga. Before the 60s, tawag na modern art, di ba? Or postmodern. Ngayon, contemporary art. Parang wala na siyang limit. Kasi a painting, pwede siyang ano yung intermediate. Parang pwede kang nagpe-painting habang nagpe-perform ka, tapos may installation ka rin doon. Pero as far as painting per se, yung contemporary painting, hindi siya nagpo-follow ng traditional parang rules ng traditional painting. Halimbawa, yung mga proportion, mga ganun. Or subject matter, hindi siya nagpo-follow ng ganun. Sometimes, bine-break nila totally yung mga ganong conventions. Okay. So, halimbawa, ngayon, marami ng mga bungo-bungo na mga painting. Saka, ang contemporary painting, parang merong siyang tinatawag na shock value to shock the audience. Parang ganon. Kakaiba siya. Minsan, cartoony ang dating. Pero dati, parang hindi pwede yung mga ganon. Yeah. Alam ko yan kasi nung pumunta kami sa abroad noon, nagpunta kami sa mga contemporary art museums, talagang nagtatawanan na lang kami ng mga anak ko kasi hindi namin maintindihan yung mga exhibit. Yes, ma'am. Okay, tell us about your other interests outside of the visual arts. Member ako ng Baguio Writers Group, pero I'm not an active member. Pero I write poetry for myself, parang ganun.
And sometimes I write some text. Mm-hmm. And also, I like very much martial arts. Mm-hmm. Kasi bata pa ako, mga 8-10 years old, nag-start na ako mag-aral lang martial arts. Mm-hmm. And yung arnis, and, yeah, you know, and, yung... Iba-iba, ma'am. Iba-iba. First, I studied parang judo karate noon with my uncles. Uh-huh. And then I was introduced to, you know, yung arnis, ganyan. Mm-hmm. And then some taekwondo also, and mm-hmm. some Chinese martial arts. Mm-hmm. Particularly yung Wing Chun, which I like very much. Kasi ang principle niya parang pareho ng arnis, Filipino mm-hmm. martial arts. Mm-hmm. Mm-hmm. So how often do you practice the martial arts? Almost every day. Mm-hmm. Almost every day when I have the time. And I also teach for, parang occasionally I also mm-hmm. teach. Okay. Sa mga kaibigan ko lang. Okay. Anong maipapayo mo sa mga batang gustong pumasok sa visual arts ngayon? Yung mga ina-advise ko sa mga students ko noon at saka sa mga parents din, ang pinaka-importante para ano, yung time, yung interest, time, saka yung materials. Kasi kung meron kang ganung tatlo, magagawa mo yung gusto mong gawin eh, sa art. Yung meron ako nag-iisudyante, ano siya eh, art teacher siya ngayon. Pero sabi niya, matagal siyang hindi nag-paint simula nung bata siya kasi na-discourage siya ng teacher niya. Sabi, pangit ng gawa mo. So from then on, parang takot na siyang mag-drawing, gumawa ng mga art. So parang medyo matagal bago siya uli na encourage mag kumuha ng art. So nangyari na ba 'yun sa iyo na na-discourage ka ng isang art critic dahil linampaso sa media ang iyong ginawa? So far wala pa namang gumagawa sa akin. Hinihintay ko pa ako. At saka siguro hindi na ako madi-discourage masyado kasi alam ko yung reality na sometimes may mga taong hindi magugustuhan yung art mo, may mga taong magugustuhan yung art mo. So parang hindi na ako masyadong, although affected ako na mga ganun, pero hindi na masyado na ako affected na pag may nagi-criticize negatively do sa art ko. So, yun lang ang maipapayo ko sa kanila, exposure, kunyari. What about yung mga Filipino artists na gustong mag-break into the Asian market or into the international market? Ano yung maipapayo mo sa kanila? Dapat doon constant exposure, tapos gawa lang ng gawa, exhibits. Kasi ako, parang ako noon, hindi naman ako nag-approach ng mga, basta gawa lang ako ng gawa, exhibits. Tapos may nakakapansin na, maganda yung gawa mo, mga ganyan. At huwag tatanggihan ng imbitasyon. Oo, yun. Huwag tatanggihan, lalo na art2art. Lalo na art2art. Okay. Maraming salamat, Rishab. At mabilis na naman nagdaan ng kalahating oras. And of course, good luck sa iyo. Ingat sa pagbalik sa Baguio. Yeah. And more power. Salamat, Ma'am Lisa, at sa bumubuo ng art2art. Napakaganda ng programa niyo kasi nabibigyan niyo mga artist na kagaya ko as aspiring artist para ma-introduce yung art sa public. At aabangan namin ang iyong susunod na exhibit. Salamat, ma'am. Okay, mga kaibigan, samahan ninyo kami ulit sa susunod na linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa art2art. Ito po si Lisa Macuja, nagpupugay sa artistang Pilipino at sa lahat ng Pilipinong nagmamahal sa bayan.